Higit 73,000 metric tons ng bawang ang tinatayang magiging pangangailangan ng Pilipinas para sa huling kalahati ng 2022 ayon sa pahayag ng Department of Agriculture Bureau of Plant Industry sa briefing ng House Committee on Agriculture and Food kanina. Pero inaasahan itong aabot lang ng halos 37,000 metric tons ang magiging supply ng bawang sa bansa sa panahong ito. Higit kalahati lang ng projected demand at lahat pa ay imported. Nasa kulang-kulang 5,000 metric tons lang kasi ng bawang ang inaasahang locally produced para sa 2022 na inanina noong unang kalahati ng taon. We are not sufficient at all pagdating po sa garlic, sir. No, we are dependent on importation. It's insufficiency, admittedly, is a problem that we've been facing, and improvement in production yield and the quality of our garlic is also something that we have to work on. Dati pag pupunta ako sa Manawag, you can see the local garlic that we can buy. It's now wala na. It's a dead industry. This is a high value crop that must be fully supported and its local production further increased so we can meet our own local consumption. Maging ang supply ng puting sibuyas, halos paubos na rin ayon sa monitoring ng DABPI. Base sa datos nito noong August 24, wala nang stock ng puting sibuyas sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Central Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. From the time that it was last imported from January, we expected that demand will be last only 5 months. That's why at this time po, the supply of yellow onion is zero or scarce. Plano ng DA na dagdagan ang cold storage facilities para sa mga aning sibuyas sa bansa at tugunan ang apela ng tulong ng mga magsasaka nito para sa abono at iba pang agricultural input. Post-harvest facilities are being looked into, agricultural inputs as well. Aminado rin ng DA na hindi sapat ang nagagawang asin sa bansa kung ikukumpara sa demand. Pero may mga inangkat namang asin, kaya nasabi ng Department of Trade and Industry na walang shortage o kakulangan sa supply ng asin sa bansa. As far as local production is concerned, admittedly, we have not produced enough. So I think where DTI is coming from is that they're looking at the supply situation from a different perspective, of which they factored in, of course, importation. That's why they're saying that we have enough. Pagdating sa supply ng baboy, tinatayang aabot lang sa 87% ng demand ang locally produced. Pero may inaasahan namang darating na karagdagang imported supply. Nasa 98.7% naman ang tinatayang kasapatan ng supply ng isda sa bansa para sa buong taon, kabilang ang ilang inangkat. Habang walang inaasahang supply shortage ng manok, itlog at bigas ang Department of Agriculture sa nalalabing mga buwan ng 2022. Vivian Gulia, ABS-CBN News.